Lalapit na ang pagkakaroon ng bakuna sa COVID-19. Tama ka dyan. Tito Alj, kaya naman ngayong umaga, makakasama po natin dito sa Rise and Shine Pilipinas si DILG Undersecretary Jonathan Malaya, Rise and Shine, Yusek Malaya, Dayan Kirer po with Aljo Bendijo. Good morning po. Morning po. Yes, good morning Aljo, good morning Dayan, at Rise and Shine po sa inyong lahat. I understand po, Yusek Malaya, yung mga local government units kailangan magkaroon nitong vaccination plan. Ano po bang update dito at ano po ba yung dapat nilalaman po ng planong ito, Yusek Malaya? Well, napakaganda po ng paghahanda ng mga local government units natin. If you will notice sa balita in the past few weeks ay nag-iikot po ang National Task Force Food Team sa iba't ibang mga LGUs sa buong bansa. Nauna na diyan ang Pasig, no? Makati, no? At ngayong hapon pupunta naman po kami sa Marikina. The purpose of itong mga pagbibisitang ito is to determine kung nakahanda na nga ba ang mga LGUs. At kasi kailangan nilang tinatawag na micro-planning. At itong micro-planning na ito involves yung pag-determine dun sa eligible population sa kani-kanilang mga lugar, mga vaccination centers, mga kakailanganin nilang mga doktor at nurse at mga midwives na tuturok ng bakuna. At kasama na rin dyan yung pag-estimate ng vaccine requirements at mga supplies gaya ng mga injections, no, at kung ano pang mga pangangailangan at yung training na kakailanganin ng kanilang mga empleyado. Yusek Malaya, yung bang matanong ko na rin, yung pagpili ba ng mga brand? Kasi yung ibang mga local government unit parang nagsabi na sila na yung kanilang mga constituents pa pwedeng mamili ng brand. Ano po ba ang kumbaga rekomendasyon ng DILG sa mga local government units when it comes to this issue? Okay, kailangan po ang posisyon ng mga LGUs ay brand neutral. Ibig pong sabihin, although they may wish to buy a certain brand, kailangan po ay bukas sila sa lahat ng brand. Kasi lahat po ng papasang vaccine sa Food and Drug Administration na dumaan sa ating vaccine expert panel ay sigurado po at garantisado ang efficacy niyan at ang safety niyan. Kasi pag sinasabi po ng ilang mga local government units na ayaw ko dyan at ito ang gusto ko, it causes a lack of confidence sa ating vaccination program. So mas maganda po siguro ang sabihin ng mga LGUs natin ay lahat ng aprobado ng FDA ay safe and effective, no? Para po hindi maapektuhan at hindi humina yung suporta ng ating mga kababayan sa bakuna. So kahit anong bakuna, so long as aprobado, it's safe and effective. Opo. Sa pagkikipag-ugnayan natin sa mga LGUs dito, sir, kamusta na ang pag-aanda ng vaccination rollout o program? At kailan ba talaga mag-uumpisa ang pagbabakuna? Well, we can expect, Aljo, na magsimula na ang bakuna next month. Next month, no? Okay. Kasi nga, maayos na yung naging abiso sa atin ng COVAX, yung World Health Organization facility, na magkakaroon tayo ngayong first quarter ng 5.6 million doses and by the second quarter, 9.4 million doses. So malapit na po ito, no? Ang unang darating sa ating bansa is humigit kumulang 117,000 doses na manggagaling sa Pfizer. At yung the rest will come from AstraZeneca, no? So baka siguro no sa mga LGUs na patumpik-tumpik pa, iisipin nila, matagal pa naman yan eh. Yung ibang bansa nga, hindi pa nakakapag-roll out. Totoo naman. Ngunit dito po sa atin, sigurado na po by next month, sisimula na tayo ng rollout natin. At magsisimula tayo sa mga ospital. Sa ospital. Sino-sino pong mauuna? Maliban po, pagkatapos ng mga frontliners, sino-sino ang isusunod na nandun sa listahan na tinatawag na priority list na mabakunahan dito, Yusek? Okay. Sa mga priority list po, mauuna po talaga, as you mentioned, Aljo, yung mga frontliners natin. So, kinakausap na po natin ang iba't ibang mga ospital
Ang una pong magkakaroon ng pagtuturok ay ang Philippine General Hospital, kasama na lang po ang East Avenue Medical Center, yung Tala Leprosarium, tapos meron pa po Lung Center of the Philippines. Sila po yung magiging parang symbolic start ng ating pagbabakuna. And then tuloy-tuloy na po yan sa lahat ng public and private hospitals and health facilities. And sunod naman po yung mga public health workers, lahat ng ating mga city health officers, and mga contact tracers, no? And then pangatlo po yung barangay health workers, kasama po yung mga births, ngunit hindi po buong Pilipinas ito. We will first focus dun sa mga lugar kung saan mataas ang kaso ng COVID-19. And then we go to other national government agencies na mga frontliners, gaya ng mga nasa DSWD, no, BJMP, Bureau of Corrections. Ang second priority po will be the indigent senior citizens. Okay. Third priority is the remaining senior citizens, itong mga hindi indigent. Fourth priority is yung mga indigent population, yung mga mahihirap. And fifth priority po, yung mga uniformed personnel, mga nasa PNP, AFP, Coast Guard, Bureau of Fire Protection, at kung iba-iba pa. Okay. Yusek Malaya, I want to know, ano kaya ang pulisiya ng mga local government units? Na dapat ba residente ka, yung address mo ay doon ka mismo sa LGU na yon? Or pwedeng nagtatrabaho ka lang, for instance, sa Makati? Pwede ka bang magpabakuna sa Makati? Kahit ikaw ay probably taga-ibang lungsod? Siyempre, unahin po nila yung kanilang mga residente. No? I think we will follow po the system doon sa social amelioration program. So kung saan kayo nakarehistro, saan kayo nakatira, saan kayo kilala ng barangay, doon kayo magpapabakuna. Kasi mahirap naman yun na kung baka madoble, no? Magpapalista ka doon sa place of residence mo, magpapalista ka rin doon sa place of work. Mas maganda doon ka sa place of residence kasi most probably ikaw ay botante doon ka nagbabayad ng buwis, at doon mo naman magagamit yung buwis mo kasi mabibili din ang inyong local government unit ng bakuna in addition to the vaccines na ibinili ng national government. Opo. I understand na dapat unahin ang unahing bilhin ng mga LGUs ng pamala ng mga bakuna dito. Yusek, how about yung mga korporasyon? Mga tawag dito, mga private kumpanya na bibili niyan, may tinatawag na tripartite, paano po na masiguro na hindi mauubos yung mga bakuna? At ano po ang kanilang gagawin? Magdo-donate ba sila? Ilang porsyento sa gobyerno? Okay. Yan po ang unang nating ginawa insofar as the private sector is concerned. Kung maalala niyo po, nagkaroon ng tripartite agreement between the national government at ang mga private sector. Kasama po dyan si Chairman Joey Concepcion ng Go Negosyo at ang ilan pa sa ating mga negosyante. At nagpirmahan na rin po sila for the AstraZeneca vaccine. So yun pong mga bakunang yun, kalahati po nun ay idodonate nila sa national government para makatulong sa vaccine procurement ng ating pamahalaan. At yung kalahati naman doon ay gagamitin po nila sa kanilang mga empleyado naman. At yung rollout naman po ng kanilang mga empleyado ay sila na po ang in-charge niyan kasi ito pong mga malalakihang kumpanyang ito, meron po silang mga nurses, meron po silang mga doktor, so sila na po ang bahala sa rollout naman sa kanilang mga empleyado. Unless, of course, humingi sila ng tulong sa Department of Health and of course, nakahanda naman tayong tumulong sa private sector. Okay. Yung mga LGU kaya, Yusek Malaya, na walang gaanong pondo, hindi naman po sila mahuhuli dito po sa vaccination rollout na ito? Hindi po mahuhuli, Diane, kasi unang-una, ito pong procurement ng local government units ay augmentation lamang. Whether bumili ang LGU or hindi bumili, mabibili talaga ang national government ng bakuna para sa 50 to 70 million Filipinos para po maabot natin yung tinatawag na herd immunity. Kasi pag meron na tayong herd immunity, pwede na tayong gumala at pwede na tayong gumalaw. Kasi kampante na tayo na hindi na tayo mahawaan dahil majority ng ating mga kababayan ay meron ng bakuna. Opo. So hindi po natin kailangan problemahin yung mga LGUs na kulang sa pondo at hindi nag-allocate ng pondo para sa bakuna dahil pupunuan po ang pangangailangan ninyo ng national government. Yun nga lang, magkakaiba lang po ng schedule. Dahil sa limited supply ng bakuna,
Ang ating priority places will have to be the National Capital Region, parts of the Visayas and parts of Mindanao na meron pa rin mataas na aktibong kaso, especially dyan sa may Cordillera Administrative Region. So baka dayan, Aljo, baka isipin ng mga tao, magsa-start na pala ng bakuna, baka mabakunahan na ako by February or March. No? Depende po kung nasan kayo sa priority. If you are a health worker, sigurado po kayong mababakunahan ngayong Pebrero, kung hindi naman sa Marso. Opo. Mensahe na lang, Yusek, sa ating mga kababayan na magtiwala lang sa pamalaan na ligtas ang bibilhing bakuna ng pamalaan. Okay. Siguro, Aljo, napakahalagang ipaliwanag natin sa ating mga kababayan na hindi po mabilis at hindi walang kwenta, so to speak, yung ating assessment ng mga bakuna. Opo. Kaya nga po, dadalawa pa lamang na brands ang aprobado ng ating pamahalaan, ang Pfizer at ang AstraZeneca. Wala pa pong iba, no? Nasa assessment stage pa ng Food and Drug Administration yung iba pang mga bakuna. Ibig pong sabihin dito, we are not cutting corners. Kasi yung sinasabi ng iba, bakit pa tayo magtatagal sa assessment niyan? Aprobado na sa US yan. Opo. Aprobado na sa Europe yan. Aprobado na yan sa ibang bansa like Indonesia or Singapore. Hindi po. Meron po tayong mga dalubhasa dito. Karamihan galing sa University of the Philippines. Sila po ang parte ng vaccine expert panel. At hinihingi po nila sa mga vaccine manufacturers lahat ng datos from phase 1 to phase 3 para po masiguro natin yung efficacy and safety nitong mga bakunang ito. So siguro ang huling mensahe ko sa ating mga kababayan, kung ang bakunang ito ay pumasa sa FDA, makakasiguro po tayo na ito ay ligtas. And ako personally, Aljo, pag naaprubahan ang mga bakunang ito, hindi ako pipili. Kahit alin dyan, ay tatanggapin po kasi gusto ko rin magpabakuna. Right. Thank you so much, Yusek Jonathan Malaya ng Department of Interior and Local Government. Maraming salamat po at mag-ingat po kayo, Yusek. Stay safe, Yusek Malaya. Maraming salamat at mabuhay po kayo.